sa kalagitnaan ng gabi. Kapag ang buwan ay naghahari, ikaw ngayon ay magkumbling sa mga kababalaghang maaaring mangyari sa iyong paligid na hindi mapipigil. Magsimulang magdasal, umusal ng isang panalangin, at bilisan mo ng tumakbo. Takbo! Takbo! Isang maliit na apartment ang nahanap ni Kayla na malapit sa kanyang trabaho. Unang pagkakataon niyang mamumuhay mag-isa kung kaya't may takot din siyang nararamdaman. Takot na siguro ay normal lang sa karamihan. May bahagyang lungkot din siyang naramdaman sa pagpasok niya ng apartment. Galing sa isang malaking pamilya si Kayla kaya't nanibago siya sa sobrang katahimikan ng paligid. Ibinaba niya ang kanyang maleta at nilibot ang apartment. Tamang-tama lang ang laki nito para sa kanya. May ilan din mga kagamitan dito na pwede na niyang magamit sa pagsisimula. Nagsimula siyang magayos ng gamit nang mapansin niya na may isang maliit na bagay na malapit sa ilalim ng kanyang kama. Yumuko siya at pinulot iyon. Isang larawan ng isang babae. Magandang babae, maputi at may dalawang dimples sa magkabilang pisngi nito. Marahil ay naiwan ng dating nakatira dito. Naisip niya, nang parang may mabigat na bagay na dumagan sa kanyang balikat. Lumabig din ang hangin sa paligid. May halong kilabot siyang nararamdaman. Minabuti na lang muna niyang mahiga. Napagod din siya sa kanyang biyahe. Naaalala niyang nangako siyang tatawagan ng kanyang ina, kaya't kinuha niya ang kanyang cellphone at dinayal ang number ng ina. Ipinalam dito na maayos naman ang kanyang kalagayan sa bagong apartment na tinitirhan niya. Mabuti naman anak, sabihan mo lang kung may kailangan ka ha. Huwag ka magdalawang isip na tumawag sa amin ng tatay mo. Salamat, Ma. Magpapahinga na muna ako. Dagdag nito at ibinaba na ang cellphone. Madilim na nang siya ay magising. Agad siyang nagbangon. Kailangan pa kasi niyang bumili ng ilang mga personal na gamit. Hindi na siya nakapamalengke kaya't dumaan na din siya sa isang fast food chain at bumili ng kanyang dinner. Tapos ay sumaglit na din siya sa grocery para makabili ng ilang mga personal na gamit. Toothbrush, toothpaste, sabon, shampoo at iba pang mga pangunahing mga pangangailangan niya. Nasa harap na siya ng cashier at handang magbayad nang mapansin niya ang larawan ng babae na napulot niya sa kanyang apartment. Laking pagtataka niya dahil ang pagkakatanda niya ay itinapon niya na ito. Ipinagkibit-balikat na lang muna niya ito at tinapos ang pagbabayad sa cashier ng kanyang mga pinamili. Nang makauwi ay kumuha agad siya ng damit. Maliligo muna siya bago siya maghapunan. Pagpasok niya ng banyo ay may kakaiba siyang nararamdaman na para bang may nakatanaw sa kanya. Inalis niya ang isiping iyon at naligo na. Pero kakaibang lamig na kanyang nararamdaman, kaya't isinara na lang niya ang bintana ng banyo. Pero mas lalo pang tumindi ang lamig dito.
Nagmamadali na siyang magbihis. Di na din kasi niya kaya ang lamig na nararamdaman. Pagkatapos ay humarap siya sa salamin at nagsimulang magsuklay ng kanyang mahaba at itim na buhok. Nang walang ano-ano, ay may nakita siyang nakatayo sa kanyang likuran. Anyo ng waring katawan ng isang babae. Wala itong ulo at duguan ng katawan nito. Agad niyang nilingon ito pero wala namang nakatayo sa kanyang likuran. Nang muli siyang humarap sa salamin ay nakita niya ang kanyang sarili na wala siyang ulo. Duguan din ang kanyang katawan. Napasigaw siya sa takot at nagtatakbo. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang ina. Pero walang signal ng mga oras na iyon. Naiiyak na siya sa takot. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ilang beses niyang sinubukang i-dial ang number ng kanyang ina pero talagang di siya makatawag dito. Laking gulat na lang niya nang makitang nakaupo na sa kanyang tabi ang babaeng pugot ang ulo. Naramdaman niya ang malamig nitong kamay na humawak sa kanya. Napapikit siya. Unti-unting nagbago ang buong paligid. Mga walang hiya kayo! Mga baboy! Sigaw niya sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Ngayon ay nakahiga siya sa kama habang hawak-hawak ng mga lalaking nakapaligid sa kanya. Nakasuot siya ngayon ng isang puting nighties. Hindi iyon ang suot niya kanina. Kanina ay ternong pajamas ang suot niya. Manahimik ka. Di ako namang masasarap pa nga sa gagawin namin sa'yo. Waring isinasabuhay ngayon ni Kayla ang nangyari sa babaeng pugot na nakita niya. Hinimas nito ang kanyang paa, pataas sa kanyang binti, hanggang sa itaas ng kanyang panty. Hinimas-himas nito ang kanyang pagkababae. Sigaw siya ng sigaw. Naghalo na ang sipon at luha sa kanyang mukha. Nagmamakawa siya pero hindi siya tumitigil. Hindi sila tumitigil. Nagawa nila ang gusto nila sa babae. Nakuha nila ang pagkababae nito. Tinakpan niya ang kanyang tenga. Nagtatawanan sila. Nag-uusap kung sino ang susunod na aangkin sa kanya. Pagod na siya sa ginawa nila sa kanya. Pero, di na siya makakapayag na maulit pa ang kawalang yaang ginawa nila sa kanya. Nakita niyang papalapit na naman ang isang lalaki upang angkinin siyang muli. Buong lakas niyang sinipang ari nito at tumakbo. Nagmadali siya, pero wala siyang ibang malulusutan. Napakaliit ng apartment. Kahit saang anggulo siya tumakbo ay may isang lalaking nag-aabang sa kanya. Huli ka! Ang kanyang nobyong si Drew. Tama na! Parang awa na ninyo! Tama na! Isang balisong ang hinugot nito sa kanyang bulsa at walang awa niyang nilaslas ang leeg ng babae. Ramdam na ramdam ni Kayla ang lasa ng dugong umagos palabas ng kanyang bibig. Kitang-kita niyang dugo na sumisirit sa kanyang lalamunan. Kumalat ang pulang likidong iyon sa kanyang puting nighties. Binitawan siya ni Drew at napahiga siya sa malamig na semento ng bahay. Hinawakan niya ang kanyang leeg. Sinubukang magsalita pero patuloy pa din sa pagsirit ang dugo sa kanyang leeg.
Natanaw na lang niya na may makinang na bagay na pabagsak sa kanya. At sa isang iglap ay nagdilim ang lahat. Nakatayo na si Kayla sa isang sulok ng silid. Napaluhod siya sa nakikitang nangyayari sa babaeng iyon. Sunod-sunod na bumagsak ang itak sa leeg nito hanggang sa tuluyan itong maputol. Tuluyang humiwalay sa kanyang katawan. Gumulong ang ulo nito sa kanyang paanan. Nakadilat itong nakatitig sa kanya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sa muli niyang pagdilat ay nandoon na siyang muli sa kanyang silid. Nagulat si Kayla sa malakas na katok sa kanyang pinto. Sino yan? Pero walang sumagot. Sino yan? Ulit niya. Sinong nandyan? Walang sagot. Kaya't lumapit siya sa pinto at nakiramdam. Wala na siyang narinig. Baka nagkamali lang sa pagkatok sa kanyang apartment. Kaya't binuksan niya ng dahan-dahan ang pinto. Wala ngang tao. Isasara na sana niya ang pinto nang may waring humarang dito. Isang lalaki ang bumungad sa kanya. Naninigarilyo pa ito. At ibinuga ang usok sa kanyang mukha at nagsalita. Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo, miss? Nakangisi nitong tanong. Hindi kita kilala. Pinipilit na niyang isara ang pinto nang marinig ang pamilyar na tawa ng mga lalaking iyon. Tatlo pang lalaki ang humarap sa kanya. Namumukhaan niya ang mga ito. Sila ang gumahasa at pumatay sa babaeng pugot ang ulo. Agad siyang tumakbo sa loob ng apartment at pilit na inabot ang kanyang cellphone. Pero huli na ang lahat. Mabilis siyang niyakap patalikod ni Drew ang kasintahan ng babaeng pugot. Inamoy-amoy nito ang kanyang buhok. Pinaraan ang dila nito sa kanyang pisngi, patungo sa kanyang leeg at bumulong. Huwag kang maingay. Tiyak ko namang masisiyang ka sa gagawin namin sa'yo. Nagtawa na ng mga lalaking iyon. Kumapang ang kilabot sa katawan ni Kayla. Waring alam na niya ang sasapitin niya sa mga lalaking iyon. Pilit siyang nagmakaawa. Pilit siyang nanlaban pero mahina siya kumpara sa mga lalaking nandoon. Nakuha nilang maihiga siya ng mga ito sa kama. Parang mga demonyo ang tingin niya sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Nang walang ano-ano, ay may malamig na hangin ang umihip sa buong paligid. Nagpatay sindi ang ilaw. Gumalaw ang mga gamit sa paligid na para bang may mga pwersang nagpapagalaw sa mga ito. At dinig na dinig nila ang tawa ng isang babae. Bilin! Napalingon si Drew sa kanyang balikat. Kilala mo pa pala ako? At tumawa na naman itong muli. Nakita niyang lumitaw ang babaeng pugot ang ulo sa likuran ng dalawa niyang kaibigan at isa-isa nitong binali ang leeg ng mga lalaking iyon. Gulat na gulat si Drew sa kanyang nasaksihan. Dahil doon ay nagawang makakawala ni Kayla sa pagkakahawak ng mga lalaki sa kanya.
Nagsumiksik siya sa gilid ng silid. Hindi din kasi niya mabuksan ang pinto ng kanyang apartment. Iyak lang siya ng iyak. Napansin niyang tumakbo ang dalawa pang kasama ni Drew papalabas ng silid. Pero, di din nila mabuksan ang pinto. Binaril ng isa ang doorknob. Pero wala ding saysay. Napaharap ang isang lalaki sa kanyang likuran at nakita niya ang pugot na babae. Hinawakan ito ang ulo ng lalaki at mabilis na inikot ito. Ganon din ang ginawa nito sa isa pang lalaki. Hinawakan na magkabilang pisngin nito at binali ang ulo. Parehong bumagsak ang mga ito sa simento. Humarap ito kay Drew. Dahan-dahang lumakad papalapit dito. Doon naman kumilos si Drew. Gamit ang isang silya ay binasag nito ang bintana sa kwarto. Tumakbo patungo dito pero paghawak nito sa kamay ay nasugatan nito ng malalim sa basag na bahagi ng salamin. Hindi ito makakilos. Bumaon ang mga kamay nito sa parting iyon ng salamin. Bakit mo naman ako iiwan, Drew? Ayaw mo bang magkasama tayo? Tumawa ito ng tumawa. Biglang gumalaw ang natitirang bahagi ng basag na salamin sa kanyang ulunan. Pilit niyang kumilos. Takot na takot si Drew na sasapitin niya ang sinapit ng kanyang mga kaibigan. Ah! Pilit niyang iniangat ang mga kamay sa pagkakabaon nito sa basag na salamin. Nagkalat ang dugo. Nahirapan man siya ay naalis niya din ito. Akma niyang itataas ang kanyang isang paa sa bintana nang biglang bumagsak ang malaking bahagi ng basag na salaming iyon ng bintana at bumaon sa kanyang leeg. Paulit-ulit itong tumaas at bumaba sa kanyang leeg na parabang isang itak na paulit-ulit na bumabaon sa kanya. Hanggang sa tuluyang maputol ang kanyang ulo, tumilapon sa kalsada. Patay na ang mga lalaking gumahasa at pumatay sa babaeng pugot ang ulo. Iniligtas siya nito sa tiyak na kapahamakan. Nakita niyang nakatanaw ito sa ilalim ng kanyang kama. Kung saan niya nakita ang larawan nito. Napansin niyang parang may maliit na awang sa isang bahagi ng ilalim ng kama. Pilit niyang iniusog ang kama at nakita ang isang waring butas sa flooring. Iniangat niya ito. Napatakip ng ilong sa amoy na nalalangha pagbukas niya dito. May isang kahon sa loob ng butas na ito. Iniangat niya ito, pinatong sa kama. Tumingin siya sa babae. Nadidinig niyang umiiyak ito. Marahan niyang binuksan ang kahon at laking gulat niya at nandoon niya natagpuan ang ulo ng isang babae. Napatanaw siya sa babaeng pugot ang ulo. Ngunit ngayon ay nakangiti na ito sa kanya. Salamat at ibinalik mo ang ulo ko. Natagpuan na nito ang kanyang ulo. Salamat din sa pagligtas mo sa akin. At unti-unting naglaho ang babae sa kanyang harapan. Hindi na namalayan ni Kayla ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi lang siya ang nailigtas ng babae. Naibigay din niya sa babae ang katahimikan nito.
Muli ay buo na naman ang kanyang pagkatao. Natagpuan na nito ang bahagi ng kanyang katawan na nahiwalay sa kanya. At dahil dito, ay tuluyan na itong nagkaroon ng kapayapaan. Pugot sa panulat ni Rayla Movie 24. Bago po tayo matapos ay shoutout muna sa ating mga new subscribers. Shoutout kay Sheila Love Love Yamado, kay Jay Ann. Shoutout din kay Charles Balisong, kay Shane Marie Malto. Shoutout kay London CPG, kay Melissa GD. Shoutout din po kay Geraldine Villoria, kay Abel Acuril, kay Zelina Robs. Shoutout din po kay Kapatid Kaba Horror Podcast. Subscribe kayo sa kanya. Shoutout din kay Kwento Captain Kokak. Subscribe din kayo sa channel niya. Makakasama ko din si Kapatid sa isang pangmalakasang upload, kaya abang-abang na lang mga kapatid ko. At sa mga kapatid ko sa Philippine Horror Community, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.